Kumusta mga bread? Dati nga po, nauso din talaga yung mga ganitong klaseng style ng scooter. May two-stroke na makina, may mga maliliit na gulong, may malawak na footboard, at higit sa lahat, walang tapaludo. I mean, diretso na siya. Hindi katulad sa mga scooter ngayon. Dito nga po sa atin, madalang ka lang makita ng mga ganitong klaseng itsura ng scooter. Kung meron man, baka yung mga two-stroke pa yon, yung mga old model. Or kung may four-stroke man, baka in-import pa. Pero sa ibang bansa nga po, sikat na sikat yung mga ganitong klaseng itsura ng scooter. Lalong-lalo na nga po sa Taiwan at Japan. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpadit sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, dito nga po sa atin bihirang bihira yung mga ganitong klaseng style ng scooter. Pero alam nyo ba, dito nga po sa brand na Yamaha, may ganitong motor po sila. Simple pero matindi. Kaso lang ang nakakasar nga po na parte doon, wala siya sa Pilipinas. At wala naman pong bago doon. At itong motor nga po na ito, walang iba kundi ang Yamaha Axis Z125. Siguro nga sa ngayon, hindi pa ma-appreciate ng ibang tao ang itsura dito sa motor na ito. Yung manakasanayan kasi nating mga motor, Honda Beat, Honda Click, mga Mio, NMAX, Aerox, NWOW, at marami pang iba. Samantalang yung ganitong klaseng itsura, wala siya. Katulad ng sinabi ko kanina, doon nga po sa Taiwan at Japan, sikat na sikat yung mga ganitong klaseng style ng scooter. Especially nga po sa Taiwan. Hindi ko nga po maintindihan kung bakit hindi nila nilalabas sa Pilipinas yung mga ganitong klaseng style ng scooter. Paano ba? Dahil sa road condition, maliit yung gulong? Hindi. Tsaka kaya naman niyang gawin kung ano yung mga nagagawa ng mga scooter or yung mga pangkaraniwang scooter dito sa Pilipinas. Kaya sa tingin ko, kapag dinala nila ito dito sa atin, for sure magugustuhan din naman ito ng mga tao. Hindi man siguro lahat, pero at least meron talaga. Lalo na kapag may pera si mama. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Axis Z125 na mayroong 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single rubber head cam with 2 valves. Powered by blower technology, nang ibig nga pong sabihin malakas na makina at the same time mas matipid pa sa gasolina. Fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air-cooled pa din. Punishan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 8.2 horsepower, 6,500 RPM, 9.7 Nm of torque at 5,000 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 80 kilometers per hour. Pero kapag yan dinala sa Pilipinas, panigurado abot ng 120 kph yan. Siyempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 51.9 kilometers per liter. So malinaw nga po na matipid talaga siya sa gasolina. Ang sukat ng kanyang gulong, 100x90x10 sa harap at 100x90x10 din po sa likuran. So parehas nga po yung sukat ng gulong niya sa harap at likod. Hindi ko lang sure, pero sa tingin ko naman hindi nila ibabash ang sukat ng gulong nito. Pero kung Borgman yan, automatic yan. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala siyang ABS, pero meron naman siyang UBS or yung Unified Braking System. Na kapag piniga mo nga po yung preno sa harapan o sa likuran, kasabay po ng 30% yung preno sa harapan. Ang kanyang sita ay tumitaas sa 770mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 100kg. So para nga po sa isang 125cc na ganyan yung itsura, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-halogen pa din at bulb type din po yung kanyang mga signal lights. So kahit nga po 2024 na ngayon, medyo may pagka old school pa din tong scooter na ito. Pero doon nga po sa mga lugar kung saan siya available, hindi po nagre-reklamo yung mga tao sa ilaw niya. Yes po, hindi po sila maarte. Samantalang dito sa atin, kahit ano pang ilagay mo dyan, magre-reklamo pa din yan. Philippines number 1. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-analog pa din. At hindi po sila nagre-reklamo doon. Okay lang din sa kanila na ganun, na naka-analog lang siya. At hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Eh kasi nga, manonood ka pa ng Corn Hub.
At oo nga pala, hindi din po ito nakakilis. Disusi pa din ang gamit dito sa motor na ito. Pero meron po siyang SMG or Smart Motor Generator. Na kapag in-start mo nga po siya, napaka-smooth lang niya. Wala nang kadyot-kadyot, start na agad. At kung mapapansin nga po ninyo, wala na din po siyang kickstart. Na siya nga pong palaging hinahanap ng mga taong walang pambili. Pero dito, may pambili ka man o wala, alam kong hinahanap mo to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng single shock absorber. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Ano Brad, gusto mo pa isa? Meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng Stallion. At good news mga Brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng Stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang under seat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding nga po sa presyo niya doon nga po sa Japan, ito ay nagkakahalaga ng 283,000 Japanese yen. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 112,000 pesos. So medyo nakakagulat nga din po yung presyo niya. Para nga po sa isang scooter na wala namang ganong espesyal na may presyong ganon, eh napakamahal talaga nun. Pero syempre yun lang naman po ay presyo sa Japan. Magkaiba po talaga yung presyohan ng motor sa Japan at dito sa Pilipinas. Pero syempre si Mama na bahala dyan. Ang pinakamalaking tanong na nga lang po ngayon, eh kung ilalabas ba dito sa atin. At doon nga po sa tanong na yun, si Yamaha lang po ang nakakaalam. Pero sana ilabas din nila yung mga ganitong klaseng itsura. Hindi lang kay Yamaha, kundi maging yung iba pa nga mga brand. Si SWM, si Kimco, may mga ganyan din po sila na motor. Sana lang talaga maisipan nila. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Keep bye.